Den, hai. Wala na ba ako? Wala ka. You know what, Alan, right now, nagkakagulo yung mga fans mo sa Twitter. Ah, talaga? They're asking what they can expect from you during the concert. And also, they're asking if there's a possibility na maging guest mo sa main sa concert. There's always that possibility. We're just checking the availabilities. And so, but sa ngayon po, wala pa naman final. So, let's see kung ano pong mangyayari sa September 21st. Concert-wise, different performance, ibang mga gagawin na naman. Kasi alam ko po na yun yung sinasabi lagi ng mga performers, diba rin, pero may something kakaiba. Pero yun pa po, nabanggit na namin kanina na we're gonna do several stunts na i-involve dito sa concert para at least kahit ako hindi ko pa siya nagagawa before. So yun po yung i-perfect natin dito sa trend. Will the concert be divided into different parts? Yes, there are segments po, and each segment has themes. And then the theme will vary, magbabari po yan sa performance that will be in. Yes po. Wala na po eh. Parang lately po kasi kahit ako po mismo hindi na nakakapag-book talaga. And yung personal time ko rin po talaga is very limited. Actually, limited to none. So medyo mahirap pong magkaroon ng personal time lately. So all work po ngayon. Lagi ka naman all work. Never ka pa naman hindi all work. Kung ginagawa niya yung zeros. Pero Alden, sabi mo all work, hindi ba ikaw ba natakot na baka eventually mag-burn out? Hindi naman po siguro. Pero minsan nagkakaroon ng konting hints. Kasi talagang physical exhaustion is always there. Ang hirap niyang i-cope. But lately, with that, natututunan ko to take pleasures on simple things. Makatulog lang ako ng 8 hours, masaya na ako the next day. Mga ganun bagay. So, parang it's a humbling experience then to do this, to do the works ngayon. But, syempre, of course, we kailangan ko pa rin po ng pahinga. Well, as per management po, hindi pa po nila sinasabi na confirm or hindi natuloy. So sa ngayon po, naghihintay lang po din kami. So ngayon po kasi parang since Mr. Tobiera's production house is focused on the MMFF movie, so parang dun po muna sila ngayon. And then ako po naman with Victor magtanggol. How are you with the cast of the film? Napaka-professional. Isang professional katrabaho at napakagaan katrabaho. Masaya po ako na nabigyan kami ng chance to work with each other. Siyempre, medyo ganyan naman yung middle of anger. Yes, okay. Ngayon, kinakatanggap na rin siya ng mga pagbabasa na. Yes. Paano nyo napag-usapan mo? O hindi na kayo na-apekto? Kasi para hindi na rin po maging big deal, hindi na lang din po namin pag-usapan sa set. Para at least mas magaan yung trabaho. Ang motivation na lang po namin talaga, makapag-trabaho, magawa yung mga eksena ng mabuti. And huwag na lang po namin isipin yung mga taong naninira kasi marami po silang time eh. Kami, busy po kami. So, focus na lang po kami sa pero medyo nabawasan na ba? Yung hindi siya makatanggap na you'll be there with other actors. Nakakatuwa po na ang dami na pong supporters namin na may open-minded and vice versa. Kasi hindi naman, this industry is very volatile. Minsan iba-iba yung mga kapartner. Pero hindi pa rin, hanggat walang nagsasabi na tapos ang isang bagay, hindi matatapos yun. So sa ngayon po, we're on an exploration stage. So in a way, parang masaya ka rin because of Victor Victoria, nakita mo na kaya naman pala. Kaya naman pala, yes. Opo. Parang syempre, hindi, kung ako naman po ilalagay ko yung sarili ko sa sapatos nila, na meron akong sobrang sinusuportahan ng tandem, na idolize. Syempre, of course, ako, being a diehard fan, parang syempre gusto ko yung sinusuportahan ko pa rin yung mag-pair up sa isang project. But pero yung mga, ang dami yun na pong nahahawa, ang dami na pong nagiging open-minded with this, with everything that's happening now. Nakakatawa kasi yun naman po talaga itong showbiz eh. Lahat, kailangan tayo maging open-minded. Tuwa ka ba sa
tuwa ka rin kasi nakapanood namin. Maganda yung fans streaming dyan. Ay, thank you po. Opo, si Victor at saka si Gwen. So, nakikita mo yun? Nakikita naman po. And hindi naman po siya pilit. Nakakatawa rin po na ang dami rin nakaka-appreciate. So, very happy. Then going back to the concert, how does it feel that you were given so much freedom in terms of being part of the creative process of the concert? Ano po, sorry. So, how does it feel that you're given... Opo, same privilege and same feeling po as of VM. Ewan ko po eh, parang lately yung mga nakakatrabaho ko po, for some reason, they gave me license. I mean, they trust my judgment so much na nandun po sila sa level na yun para pagkatiwalaan po ako kung ano yung pwede nang idagdag or pwede namin hindi gawin or tanggalin sa concept. Which entitles me na parang empowers me also na parang, okay, since pinagkakatiwalaan ako, kailangan... maging knowledgeable din ako with the things that I'm doing para at least yung mga sinasabi ko po hindi empty words sa conceptualization. Well, that's good to hear. Yes, yeah, so po. How does it feel na kahit hindi mo man yung kinoconsider yung sarili mo as professionals, may mga diamond, may mga platinum that goes to the supporters. Sila ang nagbigay sa akin ng ganong recognition. I just made an accomplishment in my life. Tapos talagang binigyan nila ng mas magandang kulay yun. Kasi hindi po magda-diamond naman yung record if not for the fans na bumili ng album. So it all goes back to them. Wala po akong kinalaman doon. Sila po talaga yun. So for your new album, are you expecting to have the same kind of sales? Siyempre po, we're hoping always for the best. Hindi naman, of course, when we do something, kailangan, yun lang naman po yung mindset natin, maging positive, tsaka maging magtiwala sa material natin na mag-work siya. But yun doon po sa mga bagay na hindi na natin kontrolado, siyempre, maghintay na lang po tayo.